Minaganap sa akin ng naka-skin wall na Maxis. Ito na yung hinahanap mo. Meron ditong Maxis na skin wall, oh. Ayan. Bagong dating lang to, mainit-init pa tong mga ganito. Meron ditong bago, ito yung bago nilang weapon animal na pro. Meron din ditong bagong ano. Ito yung Speed 1 Commander na print. Shifting level M6-100R. Ayan, 12 speed. Itong isa 11 speed naman to. Ayan, yung mga naghahanap dyan ng cassette sprocket ng Diori, meron dito 11 speed and 10 speed. Okay, so ito naman yung kanilang front chain wheel na FC5100 1x11 speed or pwede rin siya at 10 speed. Okay, naghahanap naman dyan ng Shimano front wheel FC MT210 2x9 170mm. Meron dito. Ito siya, naka-2x. Yung mga naghahanap naman dyan ng fork, meron dito. Ito yung bagong fork ng weapon na pwede mong ipokpok sa ulo ng kaaway mo. Literal na weapon, yan. Weapon Canon 35. Okay mga aliens, so nandito ulit tayo sa Vans Bicycle Shop sa Buhay na Tuwig, Imus Cavite. Baka tayo nandito dahil meron na naman silang bagong dating dito. So, new arrivals na naman sila. Kung natatandaan nyo, dito ko pinature yung mga weapon na frame and mga mountain peak. And yung covert na Atomic, dito kami pinicture. So parang nga po tayo nandito dahil meron na namang bagong dating dito kay Vans Bicycle Shop. May mga Shimano dito na mga parts, no? Alam ko ba tayo nag-aarap sa inyo yung Shimano na parts and mga frames at kung ano-ano pa. So tignan natin ngayon kung ano ang mga bagong dating ni Vans Bicycle Shop. So mga di nakakalim nito, ito yung buhay na tubig, no? And kung gusto nyo malaman to, nasa video description lang yung Google location map nito. Kung di kayo marunong gumamit ng Google map location, welcome! No? Congratulations dahil matututo ka ng gumamit ng Google map location ngayong sa mga taon, no? So ano pang hinihintay natin? Simulan natin to! Let's go! Okay mga aliens, so tulad ng dati, dire-direcho lang itong vlog na to para hindi na ako mayroon pa mag-edit, no? Ito yung kay Vans Bicycle Shop. So kung natatandaan nyo, dito ko pinicture yung things na M100 na 8,500 lang and mechanical siya, naka L2A2. So yung mga naghahanap dyan ng trinks na M100 na 8,500 is alloy na rin, is meron dito kay Vans Bicycle Shop. So medyo mainit na basta sa loob. Dire-diretso na to para hindi tayo mahirapan. So kung recap lang din, itong aerobic na bago na to, ito yung aerobic na warrior. Ito yung bago na aerobic, ito yung 11,000 dito. Ayan. 11,000, naka may preload tsaka lockout. Meron siyang quick release sa unahan ito. Ayan, quick release sa unahan. And the disc brake is 16mm, naka 1x8 speed ng L2. And yung brake niya is zoom. Yan yung 11,000 pesos ni Vans Bicycle Shop. Sa 11,000 mo, hahanapin pa yung yung puan. Dahil ano yan, meron sila ditong mga nakabox pa. Itong seatbox yata nito is hiniram. Ito yung 27.5 na Atomic, alam ko ito is 7.5 yata or 8.5 to. 8.5 yata to or 9K. Kalamutan ko, sanya dyan ha. Ayan, Camros yung kanyang hydraulic. Hydraulic na rin yan, so 11K. Si Aerobic Warrior, yung bagong bisikleta ng Aerobic. Hydraulic na rin. So ito yung shop nila, sa mga di pa nakakita ng ano, ito yung shop nila, ayan. Medyo maliit lang yung shop nila, pero loaded dyan, kahit ganyan yung shop nila. So pass tayo sa loob. Papakita ko sa inyo yung shop nila. Ayan. So nandun yung mga Shimano na bagong dating nila doon. And may weapon doon na build bike, no? Binuo yan. So mamaya tignan natin yung specs niyan. And ayan. So magsimula tayo sa left corner. Ito, on our left corner. Meron ditong, unahin natin yung frame. Ito muna yung mga kasabit dito. Ito yung mga nakasabit dito, mga weapon. Ito na-feature ko na ito dati, no? Weapon, fever. Sabi ko nga, ito yung crank na pag hinampas ka, nalagating ka. Ayan yun. And may lagos ang pamunta sa mundo ng mga halimaw. Ito, Diori na crank, isa 3,900. Ito rin yun. Weapon na, square taper. Weapon na axe, 100. So ayan, parang kung pinokpok ng axe niya pag hinampas ka niya. Ito naman yung Shimano naka 3x. Hindi ko na kung Shimano to eh. Ito yata nasa 2-3 kaya yata itong ganito. Don't sigurado. Kontakin nyo na lang si ano, si Vans. Nasa video description yung number niya. Bagong dating lang din to dito eh. Naka 3x Halotech. Hindi ko alam kung ano exacto model nito. Teka lang, pakilaman natin. Pakilaman natin yung clock na to. Wait lang.
Ayan. Exact model. MT210. MT210. So, tatanong ko yung presyo nito mamaya. MT210, naka-3x. Mag-focus ka. Hirapan ako. Ayan. MT210. Malaysia na naka-3x. Ayan. Maganda. Maganda tong ano weapon eh. Ito yung literal na weapon. Kesa dun sa mga weapon. Ito. Weapon. Ayan. MT210. Meron dito. Tatanong ko yung presyo mamaya. Ipapost ko sa screen. Pag hindi ko na-post yung presyo nito, sabihin, nakakalimutan ko. Ito matandaan ng Elier. Ano naman, Clavis? Ah, Clavis na nakatubay. Okay. Ito, crank ng Clavis. 54-32T. 50-30-40. Natutuloy na tayo. Clavis. Crank ng R2000 na Clavis. So, tatawin ko yung presyo nito. Ipapost ko sa screen pag nakuha ko yung presyo nito. Bagong dating na ito dito. Ayan, Clavis. Nakalank. Balik natin. Bago tayo mapagalitan. Ayan. Ayan, Clavis. Mayroon din ditong axe. Ito, mayroon din ditong weapon na beast. Halimaw. Parang kang kinagat ng halimaw. Na pitong daan kapag pinakpukan ito. Oil slick. Mayroon sagbit dito na 3-8. So, yan. Yung mga bago na video natin dito, no? Balik natin. Dito naman sa banda dito, madaming accessories dito pero yung mga bagong dating lang feature natin dito. Ito, bagong dating to dito, Continental Grand Sport Extra. 700 by 25C. Ayan, 28, parang pang 29er, equivalent to 28 inches. And 700 by 25C, yan yun. Parang 29er na rin siya ng MTB. Ang presyo nito is 1,700 doto. So yung mga naghahanap dyan ng Continental Grand Sport na pang road bike na pang matagalan na, ito na. Ito pang isa, ito yung 1-2 dito na Panarazor. Bago din to, closer plus ano yun to? Ito naman yung 1-2 nila, pang road bike din to. Ayan. 700 by 23C. Pang road bike. And dito naman yung alam ko may naghahanap sa akin dati or last month yata, ay last week. O nung nakalang araw lang ah, o kahapon, palapit ng palapit. May naghahanap sa akin ng naka-skin wall na Maxxis, ito na yung hinahanap mo. Meron ditong Maxxis na skin wall oh, ayan. Bagong dating lang to, mainit-init pa tong mga ganito. Ayan, Maxxis Ardent 27.5 by 2.25. Itong mga nandito is sa 27.5 yung mga yan. Pero may available dyan na 29, hindi lang naisabit no. Ayan. Ito lang yung mga 29 nila dito. Ang presyo nito, perm na to, nasa 3,000 yata ito mahigit. Kasi bago lang to, ang bagay sa akin dito, nasa 3,000 mahigit itong mga ganito. 3,4 yata or 3,5, hindi ako sigurado, pero ipapost sa screen, no? Pag hindi ko na post sa screen, ibig sabihin na nakalimutan ko pa rin. Ayan, may nagkanap sa akin yan eh. So yung nagkanap sa akin yan, natagpuan ko na yung Maxxis na hinahanap mo na skin wall. Meron dito kay Vans Bicycle Shop. Ito yung number nila. Ayan, ayan. Yan yung number nila. Yan. Yan yung number. Ay, dito to. Yan yung number niya. Kontakin nyo sila kung may tanong kayo dyan. Tungkol dyan. And dito naman tayo sa mga frame dito. Sige, tapos na tayo doon. Dito tayo sa frame. Meron ditong bagong dating lang dito. Bagong dating lang to dito. Ito, Mountain Peak na frame. Mountain Peak. Ito yung Everest. Ayan, Everest. Mountain Peak Everest. Ang spec nito is ayan. Ayan. Naka-threaded type siya and yung size niya is a medium size. Ito yata yung seat post is 30.6 or 31 yata. To. Yung cabling niya is ito yung ICR and tapered din to. Medyo nakabuo pa siya. Medyo hindi pa siya nahuhubaran. Okay, meron doon. Napakita ko sa inyo. Ayan. Ang presyo nito is 7,500. Si Mountain Peak Everest, medium size frame, ito yung pang 29 and 27.5 yata ito. Ayan, pang 27.5, hindi lang kita. Mountain Peak Everest, ang presyo natin is 7,500 kay Vans Bicycle Shop. Sa iba, alam ko nasa 8,000 pa yan eh. So dito, 7,500 lang yan kay Vans Bicycle Shop. Eto, dito naman tayo sa kanilang weapon.
Ito meron dito ng sandata na frame. Ito yung pwede mong ipanghampas din sa kaway mo buong buo. Ayan. Weapon na pro. Ang ano ko yung iting sa pang-enduro eh. Ayan. Weapon na pro. Tingnan natin yung ano na to. Oh, naka-ano rin siya. Naka-threaded type. And naka-true axle na rin. Si weapon animal. So animal na animal to. Made for war. Ayan, panggera talaga siya. Mapapaaway ka dito pag ito yung frame mo. Ayan, yung cabling nito, tignan natin. Cabling niya isa sa top tube and sa down tube. Ayan. And alam ko, tapered na rin to. O, tapered na rin. Ayan, o. Nakabalot pa sa pero tapered yan. Ayan. Tapered na rin. Weapon. Nakikita nyo, ano siya? Kulay pula, tapos sa glossy. Alam ko, madami sa lang stock nito dito. Ito lang yung nakalabas. Weapon, animal pro. Ito yung ginagawa ngayon eh. Ginagawa nilang build bike. Mga nag-build dyan. Ito yung tiyatawag kong egg protection system. So, pag-alain kayo, hindi nasabit ito. Yan yung warning. Made for work. Ang presyo nito is 11,500 pesos. Dito naman tayo. Ito naman yung weapon. Ay, weapon tuloy. Mountain Peak. Ay, ito, kapila pala. Mountain Peak Everest. Mountain Peak Everest pala dito. Ang presyo ng Mountain Peak Everest dito is 8,500. And yung Mountain Peak Monster naman dito is 7,500. Mali pala yata yung nasabi ko dito. Ayan. 8,500 pala to. Si Mountain Peak Everest. Si Monster is 7,500. So malino tayo ha. Mountain Peak Monster is 7,500. Mountain Peak Everest is 8,500 dito. Hindi yata ito yung 2, ito yata yung Mountain Peak Everest lang, na una. Ayan, Monster, ito Monster. Ito, ito yung isa. May picture ako sa inyo mamaya dito. So, meron ditong bago, ito yung bago nilang weapon animal na pro. Meron din ditong bagong ano. Ito yung Speed 1 Commander na frame. Ito, bagong dating nilang dinto dito. Ang ganda ng ano nyo. Yan. Yung harap niya tapered na rin and mayroon diyang bakas ng higante, yung paa niya. Tapered na rin and sa nakikita nyo, yung kanyang ano is makinis. Yan o, smooth welding na rin. Sobrang kinis pa, makinis pa yan sa jowa mo o sa kabit mo. At ayos yan sa kanyang down tube, sobrang kinis. Kaya gustong gusto ko yung mga ganitong frame kasi nga lumalabas yung pagkamangas or ganda ng kulay. Yung mga matte finish. Ang size small. Ang ginamit na material sa kanya, nakita nyo, handmade in Taiwan. So, ginawa yan gamit ang mga paa. Hindi, kamay. German special. Ito yung material niya. Aluminum 7005. So, sa mga hindi nakakalam niya, yung aluminum 7005, yan yung material bukod doon sa 1661 alloy. Yung 7005, para natin hindi alam yan, so google niya lang. Kaya nung bara dyan, hindi ko rin alam yan. So, ito naman sa kanya is naka-press fit siya. Hindi siya naka-threaded. Naka-press fit yan, si Speed 1 Commander. At yung ilalim niya, nakalagay dito, Speed 1 frame 10 years warranty. Yan, 10 years warranty si Speed 1 Commander. No? 10 taon yung may warranty to. Ewan ko na lang talaga pag hindi mo pa sulit to si ano, Speed 1 na Commander. Yung likod, naka-two axle na rin siya. And meron siya dito, ito yung sa seat clamp niya. Ayan, ito yung mga clip niya dito sa ano niya. Sa mga kung saan dyan. May butas na dito, nakalimutan ko lang yung ano dito, tawag dito. Sa butas na to, dadaan sa taas pag ganun yan eh, tapos tatagos lang dito. Nakalimutan ko, pasensya na, comment down below. Nakalimutan ko tawag dito sa ganito. Yung sa seat post. Pasensya na. Alien lang, no? Ayan si Speed 1 na Commander. Ang presyo ni Speed 1 na Commander dito is 11,500. Kapresyo siya ni weapon animal. Ayan, ni animal. Ang sandata ng weapon. Sandata ng weapon pa. Animal. 11,500 weapon animal and 11,500 din. Si Speed 1 Commander. Ito yung madalas ginagawa sa mga nagpapabuild ng bike. Ayan, yung bike ko ba nandun ba? Mamaya man.
So ito naman, dito tayo sa kabila. Ito yung isa pang kulay. Ito yung isa pang kulay ni Speed 1 Commander. Ayan, yung matte black. Matte black naman to. Sa sobrang matte black niya. May team na siya. Hindi nakita yung ano na nag-against the light. And IZF din to. And parehas na spec lang. Ito naman is medium. Yung isa is small, yung may black na may pula. Ito is medium size to. Ngayon ang kulay ng medium niya. Pero mas maganda yata yung pula. Ayan, nakikita nyo, press speed siya. Hindi siya threaded type. Si Speed 1 Commander. So parehas na parehas, ito yung mga pang ano to. Pang 29er to. Ayan. Yung isa, pang ano yata to. Tingnan natin ha. Pang 27.5 ito. Si Speed 1 Commander na to. Ayan siya. True axle. Press fit. And ito yata 31.6 yata ito. 30.6. Ito 31. Sa nakikita nyo, may lagos ang babunta sa mundo ng mga halimaw dyan. Ayan, tapered. Ayan, 54. 44 yata, 54. ICR. Small size. So yan si Speed 1 na Commander. Ito naman isa kunin natin si Speed 1 dito na black. Ang size nito is pang ano to pang 29er, ito. Pang matatangka, 29er, medium size frame. So mga naghahanap dyan ang Speed 1 Commander na frame, ito. Pang 29er, pang matangkad, and then medium size frame na rin to. 11,500 pesos. Okay, dito naman tayo sa mga maliliit na parts dito. Meron dito mga Shimano na cassette bracket. Mga RFD, may chain wheel din doon. So, simulan natin dito. Meron ditong bagong dating lang dito. Ito yung si ZTTO. ZTTO R, DR-190. Ito yung microfly na ano. Na hub. Ito yung walang tunog. Ayan. Nakalagay dyan, microfly. Ayan, mag-zoom. Ayan, microfly nga yung hindi maingay. Ayan, ang presyo nito it is tanongin niyo na si Sir Vance, nasa video description yung ano niya, yung number niya. Bago lang to Microsply, ito yung dalawa. So yung managanap dyan ng Microsply, ito meron dito si Vance sa bicycle shop. Ito naman katabi niya yung loob, wait lang, halipat natin to. Baba lang natin. Ito meron dito ng Saturn, ito yung hubs na galing sa Saturn, planet Saturn. Ayan yung sa amin kasi limited edition lang yun, Jupiter hub. Ayan, ito yung Saturn Atlas 2.0. Ito yung bagong dating lang to dito. Tingnan natin. 4 poles yata ito kung ano nagkakamali. 4 o hindi. Hindi siya ganun kaingit ako wala siya nakalagay kung anong poles niya. Ayan. Ang version nito is nasa 1.7 yata ito kung ano nagkakamali. Saturn. Atlas 2.0. Nasa 1.7 yata ito kung doon nagkakamali. Correct me if I'm wrong, Sir Vance. Pag tumawa kayo ka, Sir Vance, tanong nyo kung 1.7 nga ito. Sabi nyo, sabi nyo yung sobi ito, 1.7. Tapos tabi takbo. Ito, mga Saturn. Yan yung mga Saturn nila. Tatlong magkakapareha sa ito. Iba-iba lang ang kulay. So, libat natin ito. Dito naman tayo sa kanilang cassette sprocket. Ito, yung mga nag-arap na cassette sprocket dyan. Ito yung upgrade kit. Upgrade kit daw to, kabahan dito na upgrade kit nila dito, may kasama tong ano, 10,000 pesos, may kasama siyang apat na bundle, may shifter yata, tapos ka chain, palabuto ka isa, taka to, Jory M6100, 12 speed na, ayan, ano to, 10,000 kasama na yung apat na ano, upgrade kit lang to ng Jory, ayan yun, ito, shifting lever, meron din yung shifting lever, ayan, ito yata yung kasama sa upgrade kit. Shifting lever M6100R. Ayan, 12 speed. Itong isa 11 speed naman to. Ayan, yung mga naghahanap dyan ng cassette sprocket ng Jory, meron dito 11 speed and 10 speed. Pero tanong nyo lang kung magkano yung issue nito kung gusto nyo bilhin ng separate. 11 speed, 12 speed tong isa. Ayan, M6100. Ito naman, M5100 pala tong isa. Yung 11 speed. And tanong niya lang kay Sir ano,
Tawagin sila sa number niya na nasa video description kung magkano yung ano, 11 speed na M50-100 and M60-100. Ayan yun. Meron din ditong ito, Claris. Ito yung Claris na R2000 na RD. Ito. Yung RD na to, na Claris isa, 1,200 ito dito. 1,2? Claris na RD. So, yung naghanap dyan ng Claris na RD ito, R2000 na 1,200. Ito naman, meron din dito Diore. Diore na RD. Ay, 11 speed. Ito yata, nasa 2K yata ito. Punta ko nagkakamali. Yung pagkakasabi sa akin kanina, 2K ito. M50-100 naman ito. 1x11 speed. Ito yung kapartner niya itong ano, kaset. Kasama yata ito doon sa upgrade kit. Ayan. M50-100, ito yung 1 speed. Ito. Ito 1 speed din ito. M50-100 din itong kaset sa akin ito. Ito, disc brake rotors. RT6, RT26. Disc brake rotors, 160mm. Pare-parehas. Ito pare-parehas itong mga ano. Ito hindi nabigay yung presyo nito kasi bagong dating lang to dito. 160mm, ang ganda daw siya maano. Ayan o. So, tanong nyo na lang kay Sir Vance kung magkano yung ganito. Tawagin nyo sila sa number nila. Ito, Claris. Ito naman yung Alivio is ano daw to, 1.7 to. Yung RD. 9 speed. Yung naghahanap dyan ng Alivio na RD, meron dito, 9 speed, M3100. Alivio, 1,700 pesos. Dito kay Vance Bicycle Shop. And meron din ditong mga bottom bracket. Ito, hindi rin nasabi sa akin presyo nito. Bago lang ito eh. Itong bottom bracket ng Shimano. SMBB 52. Kaya natin kung pare-parehas, 52. Parang lagayan lang ng lotion. Ito, SMBB 52 bottom bracket. So tanong na lang kay Sir Vance, hindi nabigay yung presyo sa akin ito. Umalis kasi siya, may lakad. Kontakin nyo sila sa number niya na nasa video description. Okay, so ito naman yung kanilang front chain wheel na FC5100, 1x11 speed or pwede rin siya at 10 speed. Ito, ang ano niya is a 32T and 175mm. Ayan, 32T. Yung T niyan is 32. Ito yung T niya, yung T sa mga dinakakalam, 32 yan. And yung ano niya is yung size niya is 175mm. Ayan. May lagong saan papunta sa mundo ng mga halimaw. Ayan. Tapos sa kabila, Halotech. Diore. And may kasama na ito. Ito yung kasama niya. Yung kabila. Yung kalang arm niya. Ito yung ano niya sa baba. Sa likod, yung M5100 Malaysia. Ang presyo nito is a 3.5 to dito. Kay Vance Bicycle Shop. So yung managanap dyan ng M5100 na crank. Ito na, front chain wheel is 3,500 kay Vance Bicycle Shop. Okay, naghahanap naman dyan ng Shimano front wheel FC-MT210 2x9 170mm. Meron dito. Ito siya, naka-2x. May lagos ang papunta sa mundo ng mga halimaw din. Ayan, MT210 B2. Tingnan natin yung spec ito. Ayan, 36 22. Ito yung 36, yung taas, and yung 22 yung kabila, yung maliit. Yan yun. So, mga dinakakalam lang ha, yan ha, na-share ko lang sa inyo. Wala lang, share ko lang. Para may alam kayo. Para malaman niyo pala yung ano. Shimano. Ayan, ang presyo nito is 2,200 doto dito sa Vance Bicycle Shop. 2x9 speed. Yan ang specs, 36-22T, 170mm. Ayan. Ito yung kasama niya, yung kabila. So, para makita nyo legit na MT210B2 yan. Ayan. Yan yung 2,200. Gawa sa bansa ng mga alien din, Malaysia. Hindi, joke lang. Baka magalit sila eh. Kaya pa-uwi nyo sa Malaysia. Okay, yung nagaanap naman dyan na pang malakas ang road bike na wheelset. Meron dito. Ito, Novatec. Ito, lightweight to. Ayan, si Novatec. Ito yung carbon niya. Kaya ito bladed yata yung tawag dito sa ganito. Ayan. 24 poles.
At 24 spokes pala post tuloy. 24 spokes lang yan. And ang presyo yan is 26,000 yan dito kay Vans Bicycle Shop. Ayan yung kapalayas niya. Front and rear yan. 26K. Ito yung carbon. Ito yung bladed ano dyan. Hindi ko nakumilya dito. Alien ako eh. Mahal to eh. 26,000. Ayan. Mga pangmalakasan. Yung mga naghahanap naman dyan ng port, meron dito. Ito yung bagong port ng weapon na pwede mong ipokpok sa ulo ng kaaway mo. Literal na weapon, ayan. Weapon Canon 35 at 8K to, dito. Ito naman, may mga ano din dito, may mga oil slick. Ito, anong ano to? Submit na port. Ito, mga nasa 3K to 4K to dito. Ito mga ganito. Ito may cube dito. Mga rigid port. And may mga Maxon din dito, mga Mountain Peak na ano, na port. Sobrang dami dito, nasa 3K to 4K to mga ganito dito. 27.5 saka 29, sobrang dami nila dito na mga ganyan. So naghahanap ko yan ng mga port, ng Mountain Peak, naka-air naman yung mga yan. Ayan. Ang presyo niya nasa 3,000 to 4K mga ganyan, or to 5K. Mountain Peak frame, Maxon, meron din. And RockShox. Ayan, RockShox, spike, na-pike pala. So, halo-halo na dyan. And, i-video natin dito yung nabuo. Kung nag-arap kayo ng build bike, nagbubuo sila dito. Ito yung halimbawa ng buo nila dito. Ito yung weapon. Weapon animal na frame. Ito yung isa dito yung binuo nila. Weapon animal na frame. Tignan natin yung spec nito. Natatanggal na kaya ito. Ito, ICR sa kanyang down tube and tapered na rin. Natatanggal yun to. And tignan nyo yung ano niya. Ayan, unsmooth yung welding. And ang alam ko, ito is integrated pa yung mga ganito eh. Hindi ko nagkakamali, integrated pa yung mga ganito. Or tapered. Medyo mataas, hindi ko makatanaw, no? Ito, small size frame, ay medium. Pero parang baba niya. Pero, ganito rin yung pinicture natin dito, yung design pula doon. Yung pula doon. Ito rin yun. Iba na yung kulay niya. And ang groove set nito is a SLX. Yung FD niya is a SLX. And yung crank naman niya is may lagusan papunta sa mundo nila Eugene. Ng mga halimaw, no? 36, 26 yung ano. Yung hati niya, nakatubay. Ito, speed 1 naman, yung kanyang clutch pedals. Speed 1. Sa likod, ito yung anti-chain, para hindi sumabat yung chain nyo dito. And SLX din, yung kanyang RFD. Ang ganda, oh. And yung speed naman ito is na nakatubay, 100 speed to. Ang dami! Bilangan natin! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Naka 12 speed, 1150T, yung mga ganito. Hindi ko nagkakamali. Masyado siya malaki. 254, mga ganon. And yung ginamit sa kanya na rims is a Sagmit Evo. Ayan, Sagmit Evo. Sagmit Evo 3 na double wall na rin. And yung gulong na ginamit is a Maxxis. Maxxis Space 27.5 by 2.10 65 PSI. Yung ginamit sa kanya na seat post is parang carbon Submit. Ito yung upuan niya, yan, kwentuhan niyo ako dyan, palitahan niyo ako na nakikin dyan. Mataas masyado. Yung ginamit naman ako sa kanya, weapon din. Ito yung bagong weapon. Weapon Canon 35. Yung ginamit sa kanya. And naka-M na rin to. Kung ito ko nagkakamali, M na rin yan. Ayan, weapon Canon 35. So alam niya na yung specs niya. Sa mga dinakakalag, google niya lang. No? Yung ginamit sa kanya na ano is 180mm. And naka, alam ko naka-2-acting na to eh. Mga ganito eh. Ayan. 180mm. 27.5. Yung brake SLX. Yung shifter SLX din. Ayan. Ang presyo nito is na nasa 65 to 70K ito. So kung trip nyo ito, kontakin nyo lang si Vans Bicycle Shop na nasa video description yung contact number nila. Nandyan lang yan, hanapin nyo sa baba. No? Ayan, 65 to 70,000 yung mga nila dyan. Mga itong buo na ito. Yan yung mga bago nyo, ito. So bandama dito. Yung pinicture natin kanina, yan yung recap lang, ito. Bago, yung mga Shimano parts, ito, yung mga skin wall. Ito yung Continental, Panaracer, yung mga frame,
Yan yung mga bago niya ano dito. Sobrang dami niya ng frame dito, no? So ito lang yung nakalabas. So ulitin natin dito yung Mountain Peak Man's frame na frame is 7,500, 27.5 and 29. And kay Everest naman is 8,500, 27.5 and 29 yun na rin yun. Yung weapon animal, 11,500. And kapasyon nito ni Speed One Commander, 11.5 din yan dito. So bago lang din to. Dito kay Vans Bicycle Shop, 11,500 yan. Okay mga aliens, so ipakita ko sa inyo yung mga available na bagong-bago natin dito ni Vans Bicycle Shop, yung mga accessories, no? So kung di ka mo na-subscribe, subscribe mo na yan dahil marami pa tayong budget na pagunta sa mga susunod na araw. Yun lang, maraming salamat, I love you, so be it!